Magandang araw mga Oragon, this is Mara Jessner Chun at nakatune in ka sa aking channel. Hi guys, good morning. It's July 6, 2021. Sa mga nagsasabi na madali lang sa yung sabihin na i-post lang ng i-post yung mga item, i-post lang ng i-post yung kung anong huwag kang susuko, kasi madali lang siya sabihin kasi yung item mo is napapansin. Guys, kaya ko kayo ina-advisean na huwag kayong titigil at huwag kayong susuko sa pagpo-post, dahil pinagdaanan ko din yan. Okay? Bago pa guys napansin yung item ko, a year ago, 2 to 3 years ago na nagpo-post ako ng mga item, ng iba-ibang item, ng assorted pa nun ang item ko guys eh. Nagbibenta ako lahat ng mga pwedeng ibenta, binibenta ko that time. Hanggang nakita ko na itong beddings, itong bedsheets, ito yung compatible na business for me. Okay? Kasi minsan, pag lahat kasi ng item pinopost mo, parang wala ka kasing thread. Or tawag doon, parang wala kang trademark sa sarili mo kung ano ba talaga yung specific item na binibenta mo. Kasi lahat kay all around yung binibenta mo, lahat ng mga item, kahit ano, kumbaga kahit ano, diba? So, ako, gusto ko magkaroon ng trademark yung negosyo ko. Gusto kong magkaroon ng trademark ako na pag sinabing Queen Jess, is it's all about beddings. It's all about pananahi. Kung ano mga pwedeng tahiin, kung ano ang mga pwedeng sewing, isaw, yun yung mga item ko. So, sa mga nagsasabi na madali lang sa yung sabihin na huwag titigil, mag-post lang na mag-post, ganyan araw-araw, kasi ikaw, kilala na ngayon. Or sabihin na natin, napapansin na ngayon yung item mo. But guys, hindi nyo ba naiisip yung behind my sacrifice and behind my pagsisipag, ilang taon akong nag-post araw-araw, ilang taon akong nag-post na wala naman nagla-like, wala naman pumapansin, at wala din naman ni, parang hindi ko nga alam no, kung nag-i-excess pa ba ako dito sa Facebook. Kasi wala talaga, parang dinadaan-daanan lang talaga yung post ko. Pero hindi ako tumigil. Kaya yun yung ina-advise ko sa inyo guys, na huwag kayong titigil kasi pinagdaanan ko yan. It's almost 2 years ako nagpo-post na hindi naman ako pinapansin. Hanggang sa darating talaga kasi guys yung point, darating talaga yung point ng life nyo na kayo naman yung mag-i-excel dito sa online business. Basta huwag lang kayong titigil. Kasi once na tumigil kayo ngayon, paano kayo mag-i-excel? Diba? Sino pa ang aangat? Sino pa yung mag-i-excel kung wala na kayo dito sa online? Kasi tumigil na kayo eh. Kasi napagod na kayo eh. Kaya ang lagi kong ina-advise, huwag mapagod at huwag mag-sinto. Pwede naman magpahinga, huwag lang huminto. Kasi merong time, nahahanapin na kayo ng tao, kailangan na kayo ng mga customer, kailangan na kayo ng clients, kailangan na kayo, so hahanapin na kayo ngayon, hindi na pala kayo nagbibenta ng ganun. So, sayang, di ba? That's the time na sana, na yun na yung business booming mo sana, yun na sana yung pagkakataon mo, pero huminto ka. So, that's all guys, kaya sinasabi ko sa inyo, ina-advise ko sa inyo yung mga talagang pinagdaanan ko, kumbaga mga real experience ko, kasi almost 2 years din ako guys na nag-post na walang pumapansin. Almost 2 years din ako guys nag-post ng kung ano-anong mga item, ng kung ano-anong mga pwedeng ibenta, kung ano mga pwedeng ibenta, kung ano mga trending, yun yung binibenta ko. So, yun lang guys, huwag kayong titigil. Walang problema na magbenta online kaysa naman sa umasa sa asawa araw-araw. Walang problema na mag-post tayo online, hindi dapat natin kinakahiya yan, dahil that's a business for us. Nasa bahay tayo, na dapat we are only a housewife, we are only a nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, naglilinis ng kung ano-ano sa bahay, but nagkakaroon pa tayo ng extra time to make money. Diba? To have our own business, to handle our own money, to handle our own business, diba? At nagkakaroon tayo ng time na magkaroon ng sariling pera natin, na hindi tayo umaasa sa mga asawa natin,
at nagkakaroon tayo ng diskarte sa buhay. Okay? Dito nakikita guys yung mga babaeng madidiskarte. Kasi kahit na alam natin na tayong mga mommies is kulang pa yung oras natin sa isang araw sa paglilinis, sa pagbabantay ng bata, paliligo ng bata, sa pag-aasikaso ng bata sa maghapon, but we make extra time. Nakakahanap tayo ng oras para makapag-make ng money, di ba? Yan yung extraordinary attitude and extraordinary na kakayahan ng mga nanay. So gamitin natin yun, yung kakayahan na yun. Huwag tayong umasa sa asawa natin dahil yung asawa natin is tao lang din, napapagod din yan, okay? Let's help our husband. At itong pagkakaroon natin ng sariling pera, nakakahawag tayo ng sarili nating pera, it's a life achievement for us, di ba? As babae, as asawa, di ba? Parang it's boost our confident na hindi natin kailangan humingi sa asawa natin yung mga pang moisturize ng mukha natin, yung mga pang maintain ng ano natin, ng beauty cares, di ba? Hindi na natin kailangan hingin yan sa asawa natin, di ba? Tayo mismo kaya na natin bilhin yan. So, sa mga nag-start ng reselling ngayon, kasi sa reselling din ako nag-start, post lang ng post. Huwag niyong papansinin yung mga nasa gilid-gilid nyo, yung mga nag-murmur, chismis, chismisan dito, chismisan doon, na kahit ano, gusto mo nang ibenta, kahit ano, pwede mo nang ibenta. Sabihin mo sa kanila, gusto mo pati kayo ibenta ko. Isa sa pinaka magandang attitude dito sa online is magkaroon ka ng sarili mong paninindigan sa sarili mo. Kahit anong sabihin sa'yo ng kahit na sinong nasa paligid mo, magsabihin natin kapamilya mo man yan, malapit man yan sa'yo, kahit anong sabihin sa'yo na masama, hindi ka matitibag. No, it's no, never. Dahil meron akong sariling paninindigan sa negosyo ko. At meron akong sariling confident na kaya ko itong gawin by my own, di ba? So, kung tulad ko kayo na malakas ang loob, malakas ang confident, may sariling paninindigan, sige na! Simulan mo na ang pag-reselling ngayon. Ngayon ay July, August. Pagpasok guys ng September, isa to sa advice guys ha. Pagpasok guys ng September, simula na dyan ang online selling talaga guys. Yung, kung ngayon may nag-order sa online, pagpasok ng September, since it's bare month na guys, yan, nagsisimula na yan mag-ayos ng mga bahay, mag-decorate ng mga bahay. So, ano na, simulan mo na din magbenta. Para, pasok na ng income, di ba? Diyan sa September guys nagsisimula ang pag-decorate ng mga bahay ng mga Christmas decor, pag-ayos ng mga beddings dahil syempre pagdating ng November is meron ng mga visitors sa bahay, yung mga families ngayon. Of course, ngayon pwede na ngayong magbisita yung mga pamilya through their other families, 'di ba? So, mag-aayos at mag-aayos sila sa bahay. Kakailangan nila ng bedsheets, kortina, punda, mga bago yan lahat. Alam mo naman tayong mga Pilipino, gusto natin bago lahat pag may dumating na tao. Gusto natin malinis lahat. Diba? So, simulan mo na. Kasi sigurado ako, pagpasok nitong September na to, busy na naman tayong mga online seller. Busy na naman tayong mga supplier. Hindi na naman tayo nito matitigil, guys. So, if you want to start your own business, start now. Huwag mong antayin na pumasok ang bear month bago ka mag-start. Ipakilala mo na bago pa mag-start ang bear month. So, bye guys!